Kumusta ulit, my dear viewers? Welcome back ulit sa ating channel. Previously, shinare ko sa inyo yung experience namin pagdating sa Incheon International Airport from the disembarkation from the plane, going through the train station, papuntang immigration, and hanggang sa palabas. And eto na nga, nakarating na kami sa aming hotel. Yung hotel na nabook namin is Days Hotel, located at Myeongdong District. Yung Myeongdong is malapit lang siya sa mga train stations and sa mga shopping centers. So, very convenient yung lugar. So, nakarating kami sa hotel namin around 2 a.m. after a 1-hour land trip from Incheon International Airport. So, pagdating namin, walang tao sa reception. So, hinanap namin kung nasaan yung tao. Nag-break lang yata siya. So, hinintay lang muna namin na may lumabas na tao. Ikot-ikot muna. Ito yung lobby ng aming hotel. So, meron siyang parang library, mini library. May comfort room doon sa dulo. May mga mapa na pwedeng mahiram or makuha. So, ayan. Wala pa rin yung aming receptionist. So, sa gitna ng hotel, yan, kung makikita ninyo, parang merong space or balcony dun sa gitna. So, habang nakapag-check-in na kami, and bago kami umakyat sa room namin, we decided to walk going through the department store, convenience store, yung CU convenience store para bumili ng pagkain and tubig. Although meron namang complimentary water, baka kulangin. So, bumili na lang muna kami dito sa convenience store. So, ito yung itsura ng convenience store sa Korea. So, parang 7-Eleven lang din. So, pwede kang bumili ng mga chicherya kung gusto nyo para pagising ninyo, may makain kayo o kapag gutom kayo, meron kayong pang midnight snack. So in my case, bumili ako ng tubig kasi nauuhaw. Mahirap nang mauuhaw sa gabi. So ayan, bumalik ulit kami sa hotel namin. And ito na, paakyat na kami sa aming room. 10th floor yung nakuha naming room. So paakyat na kami sa elevator. So ayan si Kuya sa reception. Mataas tong hotel na to eh. Most likely siguro mga 20 plus na floors. So, here we are, 10th floor. And we are at room 10008. So, siya nga pala yung aking asawa. So, we are on a vacation sa Korea. First time namin parehas sa Korea. And here you go. Ito yung itsura ng room. Medyo maliit siya as compared dun sa mga hotels natin dito sa Pilipinas. We got this room for 4 nights and total cost is around 30,000 pesos. So more or less, yung per night mo dito is 7,500. Expensive siya compared sa mga hotels natin dito sa Pilipinas considering na medyo maliit ito. Kasi yung 7,500 na room rate dito sa Pilipinas, medyo maganda na yung ano, pang 5 star na yung hotel na makukuha mo. At mas malaki yung mga cut ng mga rooms dito sa Pilipinas. But eto nga, considering naman yung location nito na since nasa South Korea ka na first world country and medyo expensive naman talaga yung cost of living sa Korea, tingin namin affordable na tong nakuha naming room. So this is around 7,500 for good for 2 packs. So ganito yung itsura niya, may mga cabinet. Yung CR niya malaki naman, malinis, may shower, hot and cold shower. Wala nga lang bidet, pero madami din namang tissue. And meron ding bintana. Ito yung maganda sa hotel na nakuha namin kasi meron bintana. So hindi claustrophobic yung feeling, hindi kulog.
And of course, meron ding TV. Yung TV, meron siyang Netflix na pwede kang manood ng mga movies kung gusto mo. Netflix and chill lang. And yan, yung mga cabinet niya. Meron ding minibar. Wala nga lang laman. Ayan, may rin, ano na rin, may kasamang sandal na rin. And of course, safety box. And mga robe. And hangers. So ito guys, yung itsura niya. Days Hotel siya. Hope you like our video. And ipopost namin yung mga succeeding places na binisita namin sa Korea. So stay tuned sa aming channel.